manood na sa GMA Network ang pinakabagong spin-off ng pinakamalaking reality singing competition sa buong mundo, ang The Voice Generations. Ang mga dapat abangan sa nasabing programa, alamin dito sa Kapuso Insider. Ipinakilala na kamakailan na magiging host at apat na award-winning Filipino music artist na magiging coaches sa first ever The Voice Generations, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong Asia na mapapanood sa GMA. Ang Kapuso Primetime King na si Ding Dong Dantes ang siyang magsisilbing host ng programa. Habang uupo naman bilang apat na coaches sina international singer, dancer, and host na si Billy Crawford, multi-awarded at best-selling recording artist na si Julian San Jose, lead singer and choreographer of the world's well-loved P-pop boy group na SB19 na si Stell, at ang Filipino rockstar at lead singer ng bandang parokya ni Edgar na si Chito Miranda. Sa panayam ng GMAnetwork.com, ibinahagi ng host na si Ding Dong at coaches na sina Billy, Julian, Stell at Chito ang kanilang excitement para sa nasabing programa. Ayon kay Ding Dong, magiging malapit din siya sa family stories sa The Voice Generations gaya ng kanyang pagiging game master. Dito, kwento rin ng mga pamilya. And for me, it is very interesting to always be involved in stories of families, especially in the stories of our talents. Yung mga talents na sasali sa atin dito sa The Voice Generations. Kasi alam ko, meron talagang may interesting angle parate sa ating mga talents dito. Kaya yun yung gusto kong malaman at gusto kong ma-involve doon. Hindi naman sa gusto kong makigulo, pero at least ako yung maaaring magkwento sa mga manonood natin or maybe ma-witness ko lang first hand, 'di ba, yung beauty ng dynamics at chemistry ng mga relationships na sasali sa atin dito. Excited na rin si Billy sa kanyang bagong proyekto sa GMA and this time bilang isang coach. What made me say yes, saying yes to The Voice Generations? Why say no? Yung opportunity para maging coach sa mga talents that comes once in a lifetime lang. So, opportunity is there, grab it. Pagkatapos ng The Wall Philippines, sobrang saya ng experience ko dito bilang akapuso. Ngayon, nandito naman ulit po ako and with open arms na welcome na naman po ako ng napakasarap. So maraming salamat mga kapuso. Thank you for having me again. Sana hindi ito yung last. Ulit. Big break naman para kay Asia's Limited star, Julian San Jose, ang maging coach ng The Voice Generations. Of course, definitely. It's a big break for me. Syempre, yung trust ng GMA and yung napili ako na maging coach and a mentor, talagang nakakataba talaga ng puso because I also came from a competition. It wasn't an easy one, it's a challenging one. Kahit na mga bata pa kami noon. So yeah, when I was in Popstar Kids, naranasan ko din like yung hirap nung proseso, kung ano yung feeling ng nasa competition, diba? So you'll really want to, you know, work on your performances every now and then. Kailangan palagi ka talagang may bago. So I also want to impart those experiences to the talents. Na kung ano man, kung sino man yung mga iko-coach ko or yung mentor ko. Suportado naman ng kanyang fellow SB19 members ang pagiging coach ni Stell sa The Voice Generations. I think wala naman akong reason to say no. Kasi even my friends, colleagues, family, and you know, yung SB19 members, nung nalaman nila yung news na yun, talagang sila yung number one nagsabi, oh, Stell, pag yan, pinalampas mo pa, hindi na namin alam anong gagawin sa'yo. So parang sila pa lang yung, sa kanila pa lang galing, parang excited sila for me, para sa project na to. So isa rin yung sa naging reason para maging positive ako about this. Kaya sabi ko, game. Pero aminado rin si Stell na nakaramdam siya ng pressure sa mga bigating OPM artists na makakasama niya bilang coach. Siyempre po, kasi tulad nga po lang sabi ko, baguhan pa lang po ako sa industry. And nung nalaman ko si Julian, si Kuya Billy, and then si Sir Chito, siyempre mga big names na yun. Eh ako naman, SB19 Stell pa lang naman ako, wala pa naman akong Stell talaga. So
Nakaka-pressure kasi kahit naman sabihin ko na may fandom kami, may 18, iba pa rin syempre yung hatak ng mga kasama kong coaches din. Mga malalakas yun yung batikan eh. Kaya ayun, excited na lang ako na mag-start talaga yung show. Excited akong makipag-banter sa kanila, makipag-agawan ng talent sa kanila. Yun yung mga dapat nilang abangan kung paano ko susuyuin yung mga talents and paano ko agawin sa other coaches yung mga talents. Hindi naman daw mapapako sa pagiging rakista si Chito pagdating sa kanyang trabaho bilang coach ng iba't ibang talents. I think because syempre yun yung programming ko as a person eh. That's what I'm used to. That's who I am. So I cannot separate myself sa yung who I really am when it comes to being a coach. Mas tuturuan ko sila maging mas rock and roll. When I say rock and roll, it's not the genre, no? Pero yung attitude towards facing something. Kunyari, meron kang kalaban na mas magaling, na mas talented. It's not just about vocals, eh. It's about rock and roll. And, diba, rock and roll is about not accepting what's given there. Parang you stick it to the man. So that's what I could share with, ano, kumbaga, sige, mas magaling siya kumanta. Tara, banata natin siya sa ibang paraan. Parang ganun. So I think that's very rock and roll. Ang The Voice Generations ay ang newest spin-off ng biggest singing competition sa mundo na The Voice mula sa ITV Studios. Mapapanood ito for the first time, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati rin sa buong Asia via GMA Network tuwing Linggo, 7 PM bago ang kapuso mo, Jessica Soho. Para sa The Voice Generations updates, i-follow kami sa aming social media pages. For more exclusive content about your favorite Kapuso stars and shows, visit GMANetwork.com. Follow us on our social media pages.